Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaso ng pagpatay sa Adamson University na si John Matthew Salilig. Ibinulgar ng isa sa mga suspect sa pagpatay sa Adamson University na si John Matthew Salilig, gayon din sa latest sa SUV kung saan siya isinakay. Isiniwalat ng isa sa mga suspect na matindi ang paghihirap sa umanong hazing na dinaanan ni John Matthew sa kamay ng kanyang mga kapraternity sa Tau Gamma Phi Chapter ng Universidad. Humarap sa Binian Police ang isang 21-anyos na lalaki na isa sa mga kasama ni John Matthew Salilig sa umano'y hazing ng isang fraternity. Tatayong complainant ang lalaki na estudyante rin ng Adamson University. Ipinakita niya ang kanyang tinamong bugbog at sugat sa magkabilang binti. Nakatanggap umano ng higit 70 palo, latay ng sintron at patak ng kandila sa likod ng complainant matapos ang hazing noong February 18. Isinapubliko na ng Philippine National Police or PNP ang 15 sa 18 na sangkot sa hazing na ikinamatay ni John Matthew Salilig. Kabilang dito si Kim Patrick Benitez, isa ring Adamson at leader umano ng mga na dumalo sa welcoming rites ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Binian, Laguna. Matatanda ang puno ng pasasakatawan at wala ng buhay nang matagpuan ang bangkay ng isang college na si John Matthew Salilig matapos ang mahigit 1 linggo nang nawawala. Kinilala ang biktima na si John Matthew Salilig, 24 years old, third year chemical engineering ng Adamson University. Ayon sa mga otoridad, si John Matthew ay biktima umano ng hazing. Nitong Martes, February 28, 2023, natagpuan ang naaagnas ng bangkay ni John Matthew sa isang masukal na lote sa Imus, Cavite. February 20, nang dumulog sa Manila Police District ang nakatatandang kapatid ng biktima na si John Michael Salilig. 2 araw na raw kasing hindi umuwi at hindi makontak ang kanyang kapatid kung kaya't nagdesisyon na ang pamilya niyang i-report ito sa pulis. Kwento ni John Michael, noong February 17, huli niyang nakausap si John Matthew nang magpaalam ito sa kanyang a-attend sa welcoming rites activity ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Binian, Laguna. Ngunit 2 araw na raw ang nakaraan ay hindi pa rin nagtitext si John Matthew sa kanya. Dahilan para siya ay kabahan at mag-alala. Ayon pa sa isang kapatid ni John Matthew na si John Martin, noong February 19 ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang account tungkol sa malagim na sinapit ng kapatid sa fraternity welcoming rites. Sa salaysay ni John Martin, nakasaad sa chat na kasama ang kanyang kapatid sa isinagawang initiation ng fraternity group. Nahirapan daw itong huminga matapos ang kanilang welcoming rites. Kinumpirma ng Binian City Police Station na sa isang bahay sa Binian nagdaos ng welcoming rites ang Tau Gamma Phi Fraternity kung saan kasama si John Matthew. Ayon sa nakausap nilang witness, hapon pa lang ng February 18 ay sumuka na si John Matthew. Ngunit nang kamustahin nila ito, sinabi raw ng biktima na okay lamang siya. Kinagabihan habang pauwi pa Maynila, biglang nawala ng malay si John Matthew sa loob ng sinasakyan nilang SUV. Imbis na dalhin sa hospital, tila natakot daw ang makasamahan ng biktima kung kaya't inilibing nila ang katawan nito sa isang bakanting lote sa Cavite nang makumpirma nilang hindi na ito humihinga.
Sa ngayon ay natukoy na ng otoridad ang 18 suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law matapos ikanta ng 6 sa mga ito ang nangyari kay John Matthew. Sasailalim din sa autopsy ang bangkay ni John Matthew bago iuwi sa Zamboanga ng kanyang pamilya. Samantala, sa isang pahayag na inilabas ng Adamson University, sinabi nilang magsasagawa sila ng sariling imbestigasyon patungkol sa insidente. Nangako rin sila sa otoridad na makikipagtulungan sila para panagutin ang mga nasa likod ng krimen. Hinimok din ng universidad ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga unverified information tungkol sa insidente. I urgently call on our law enforcement to immediately hunt down and arrest the suspects behind the death of John Matthew Salilig, who died because of hazing. My prayers and condolences go out to John's family and friends, as well as my assurance that we are with them in finding justice for his death. Mr. President, our laws are clear on this. Any individual who participated in hazing that leads to the victim's death is punishable with reclusion perpetua or lifetime in prison. Hazing should not be tolerated by any society. And we have the laws in place to make sure that it should never happen on hapless young men and women only longing for friendship and camaraderie. Those barbarian perpetrators should all rot in jail for the rest of their lives. The culture of secrecy in the guise of fraternal brotherhood is abhorrent. And each and every single person involved, from those who planned the hazing to those who participated in the brutality, even those who were just present but did not stop them from doing the hazing, should be thrown in jail as well. Under our laws, they are all responsible, Mr. President. Leader. May I be allowed to just make a short manifestation, Mr. President? Mr. President, hindi hulingid sa kalaman ng bulwagang ito na tayo ay miyembro ng Tau Gamma Phi, Triskelion Grand Fraternity. Mr. President, nakapanlulumo, nakakagalit sobra, nakapanlalata. Lalo na po nung panoorin po natin yung video kung saan natagpo ang patay sa Imus, Cavite, ang isang third year chemical engineering ng Adamson University dahil umano sa fraternity hazing. Kinilala po mismo ang bangkay ng kanyang kapatid, si Brad John Michael, who is also a member of Tau Gamma Phi, Mr. President. The victim was John Matthew Salilig, who was last seen with members of Tau Gamma Phi fraternity in Binyan City, Laguna, and had been reported missing since February 18. 10 days already, Mr. President. Police said that at least 18 suspects, Mr. President, are involved in the death of John Matthew. Sabi po ng isa sa mga suspects, hindi daw po bababa sa 70 palo ang tinamo ni John Matthew sa initiation welcoming rites ng fraternity, Mr. President. Mr. President, I'd like to put this on record. Hindi po siya pumapasok as a new member of the fraternity. He has been a member of Tau Gamma Phi in Zamboanga. Welcoming rights lang po ito. Kaya ho nagngangalit lalo. Nakapanlulo mo. And I have to say this, Mr. President, nakakahiya na rin na maging miyembro ng isang organisasyon na hindi kumukonsinti, hindi tumotolerate sa mga ganitong gawain. Mr. President, his battered body was unceremoniously dumped on an open field in Imus, Cavite. May mga kwento po, ginoong Pangulo, nadadalin po sana sa ospital. May mga kwento po na mula doon sa pinangyarihan, dadalin po sa ospital, ngunit nagbago po ang isip. Meron din pong kwentong may nagsasabi na wag nang dalin, ilibing na lamang dito sa Imus, Cavite. Mr. President, wala pong uwang sa mundong ito ang karahasan. Wala pong salita, ginoong Pangulo, sa mundong ito. Strong enough, Mr. President, strong enough to express the disgust, Mr. President. And I am appalled by what happened to my brother, our brother, John Matthew.
Hindi ko po kayang tignan yung mga pictures, Mr. President. Nasa akin po, ang dami ko pinadala sa aking cellphone. Wala pong lugar muli, sasabihin ko, Mr. President, sa atin ang karasan at pagpatay. Sayang po ang buhay ng batang ito. Nag-aaral sa Adamson University. Wanted to be a lawyer, Mr. President. Sayang ang kanyang mga pangarap. His potential as an engineer will never be realized, Mr. President. Kulang po yung salita para magsabing sorry, pero nais nating sabihin we are so sorry to the family and loved ones of John Matthew. I join his family in mourning, Mr. President. Wala pong katumbas na sakit at hapdi ang sinapit ng kanilang anak, ng kanilang kapatid, ng kanilang kaibigan. Muli po, I am not speaking on behalf of the entire fraternity brotherhood ng Tau Gamma Pi. Kausap ko si Sis Len Alonte, who's also a member at Triskelion Sis, si Vice Mayor Jel, nandito po. Lahat po kami nanlulumo, lahat po kami nanlalata, lahat po kami nagulat, lahat po kami shocked at hindi makapayag sa nangyayaring ito. Mr. President, as you mentioned a while ago, as mentioned by our dear Senate President and the presiding officer, we passed in the 17th Congress ito pong Anti-Hazing Act of 2018. And yet, Mr. President, some are still very bold to commit such senseless acts of violence that took another innocent life. Yung huli pong nag-hearing tayo dito, Mr. President, doon sa issue ni Acho, doon naman po sa UST, sa May Navarra Street, doon po ginawa yung karumal-dumal na krimen. When we were deliberating in 2018, Mr. President, we noted the following: 18 hazing-related deaths since the passage of 1995 anti-hazing law. 300 suspects at large, according to PNP, National Police. The first and only conviction under RA 8049 is the case of University of the Philippines Los Baños student Marlon Villanueva. Villanueva pa po, inong pangulo, in 2006, in the hands of the Alpha Phi Omega fraternity. This case, which sentenced the two suspects to reclusion perpetua, was decided in 2015. Mr. President, I said this before in this August halls of the Senate, when the news of the death of Horacio Acho Castillo III due to hazing broke. No type of brotherhood can ever equate to the sanctity of life. Ginoong Pangulo, hinding-hindi nasusukat sa karahasan ang tunay na kapatiran. Ang mismong Tau Gamma Phi, Mr. President, ilang panahon na, ilang taon na ini-implement yung pong tinatawag na no-contact policy, Mr. President. We were so proud of it na ito na yung pinapa-implement sa bawat chapters ng Tau Gamma Phi, sa bawat chapters ng mga schools and universities all over the country. Mr. President, claiming hazing as an initiation to a brotherhood or sisterhood rather than an active bloodthirsty act of violence is like insisting that black is white and that night is day. I strongly urge, Mr. President, the police to investigate and hold all those accountable for this unacceptable incident kahit nakapatiran pa ng Tau Gamma Phi, Mr. President. We would also like to get an update on the implementation of anti-hazing law of 2018. How many hazing-related deaths have occurred since then? How many have been convicted? How many complaints have been filed? We need this information, Mr. President, so that we can address any gaps hindering the full implementation of the law. We have to be proactive, Mr. President. Hindi po pwedeng passive na lang tayo. Baka dapat mayroon tayong magandang reward system, lalo na sa mga universities, mga batang-bata, sinasaktan. Ayaw padapuan ng lamok ng kanilang magulang, Mr. President. Tapos, papatayin sa hazing na parang masahol pa sa pagpatay sa isang kikilawing hayop, Mr. President. I also urge, Mr. President, the full implementation of anti-hazing law as called by our Senate President in all universities and colleges upang tuluyan ng mabasura ang karahasan sa ating pamantasan. Ginoong Pangulo, ako po'y umaasa na makakamit ng ating kapatid na si John Matthew Salilig
at ng kanyang pamilya, ang ating fraternity brother also na si John Michael at ang kanyang ama na isang fraternity brother din, Mr. President, ang hustisya. Inoong Pangulo, maraming salamat, dear colleagues. And at this juncture, may I move that the speech and the manifestations thereon be referred to the Committee on Justice and Human Rights. I so move, Mr. President. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.